Balagtas National Agricultural High School, Best Practices, Project NOLBIT, No One Left Behind in Technology. The objectives of this project are the following. Capacitate the teachers to enhance the procedure of assessing students by developing a computerized assessment. Expose the students to the most recent technological trends by employing computer-based examination. And ensure the success of the computerized examination. The first phase of this project is the focus group discussion. It was headed by our school head, Mr. Efren M. Santiago, together with the head teachers and master teachers of junior high school and senior high school department. All teachers received briefings to the computer-based examination. For online tests, Google Form exams were used, while the LLB application, which offers fast item analysis and checking, was introduced for the pen and paper tests. Let's hear from the teachers about their experience administering computer-based exam. As teacher of English 9, so we are advised to use this technology, no? Ito yung LLB and the use of ICT, computer-based technology, as I said. It's okay for us, no? Kasi it's very useful for the students and also for the teachers, no? Na gamitin itong LLB. Why? Kasi ito ay nakatutulong upang pagaanin ang mga trabaho, no, ng mga teachers sa ngayon. So, ang masasabi ko lang, in my own experience using this LLB for the last first periodical test, it's very, very useful to us. Bilang isang guro na sumubok sa kauna-unahang pagkakataon ng computer-based exam, at ng LLB application, ito'y bago po para sa aming mga guro at bago rin para sa aming mga mag-aaral. Pero niyayakap ang pagbabago sapagkat ito ay isang panimulang hakbang bilang hudyat ng pagyakap sa pagbabago na nakaangkla sa layunin ng kagawaran ng edukasyon na isulong ang mataas na antas ng pagkatuto ng mag-aaral na nakabatay sa nagbabagong panahon sa tulong ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Malaki yung naitulong ng computer-based exam, unang-una sa aming mga teachers kasi in terms of checking and item analysis, mas napadali yung trabaho. For the students naman, ang kagandahan niya is nalalaman agad ng students yung result nila after taking the exam. Selected sections from junior high school and senior high school students piloted the computer-based assessment during the first quarterly examination. Let's hear what students have to say about their computer-based exam experiences. Based on my experience po, mas napadali po talaga yung pagsasagot namin ng exam sa computer-based examination. And why? Kasi po, kapag po may nalaktawan kang number, automatic po nalalabas po siya and hindi nyo po basta-basta malulus yung number na yun. And mas napa-improve po or mas na-expose po kami sa technology. Tuwan ko po sa computer-based program ay pagkatapos po namin mag-test ay makikita po namin kagad yung mga scores namin at madali po namin itang nalala. Malaki pong tulong yung computer examination po namin. Gaya ng malino po yung mga nakalagay na larawan doon kumpara sa printed, kung saan black and white lang karamihan, di pa malino yung nailalagay na letra at mga larawan, kaya mahirap sagutan, mahirap alamin po ano bang larawan ang nakalagay roon. At isa rin pong advantage nito, lalagay lamang po namin yung link, kung saan pagkalagay ng link, lalabas na po agad doon, pagkatapos namin masagutan, lalabas din po yung mga scores namin na walang na mas nakakaba siya tingnan kasi pipindutin din namin yung submit. Pero worth it naman din po kasi mas madali na sa aming mga estudyante, mapapadali rin po sa mga teachers. Item analysis, hindi na po namin gagawin yun kasi ang alam ko po, yung computer na rin po yung gagawa nun. Yun lang po. Salamat. From year 2023 to 2028, Project NOLBIT will be put into practice in Balagtas and National Agricultural High School.